Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa napakamagandang araw na to, hayaan nyo po akong i-quote yung isang paborito kong may akda, si Arundhati Roy. Sabi po niya, "Another world is not only possible, she's on her way." That world is on her way dahil halimbawa, may isang transgender representative na nakarating sa House of Representatives. That world is on her way dahil halimbawa sa Dinagat Islands, may isang matapang na abogada na nagpatunay muli na ang pagtataya at ang kahusayan ay higit pa at mas matimbang kaysa sa takot, kaysa sa intimidasyon. That world is on her way dahil halos 16 milyon nating mga Pilipino ay nagdesisyon na ang isang ordinaryong tao ay makakarating din naman pala sa upper chamber. So I'm very humbled, I'm overwhelmed, I'm very grateful na pagkatapos nitong matagal na grand adventure, we have actually defied gravity. Pero higit sa lahat, handa po ako. So let's get it on. Trabaho na po tayo. Maraming salamat po. First bill would be for universal healthcare. Actually, first four bills, Joseph, yung para sa super barangay health centers na may inpatient facilities, birthing room, laboratory units at doktor. A second bill on mas malapad na benepisyo ng PhilHealth para sa lahat, lalo na ang ating mga senior citizens, persons with disabilities, at saka indigents. Isa pang bill para itaas ang compensation at i-professionalize ang akreditasyon ng ating mga BHWs. And last but not the least among the first four, pag-amyenda sa anti-hospital deposit law. Anti-hospital deposit law, Republic Act 8344, para dagdagan ng proteksyon yung mga kabarokong buntis at nanganganak. It feels great. And once again, I thank Miss Universe Pia Wurzbach sa kanyang inspirasyon na posible ngang kapag may mga laban na sadyang hindi natin binibitawan, it is possible in this life na the third time's the charm. Sorry? No, I was part of the movement to para ipawalang bisa ang death penalty noon. Kung may maghain ng panukalang batas para ibalik ang death penalty, muli ko pong tututulan. Dahil ang death penalty po ay isang cruel, inhuman, and degrading punishment. Kontra po siya sa diwa ng restorative justice. Ang death penalty po, napaka-anti-poor. Ilang mahihirap dahil lang hindi maka-afford sa decenteng legal defense ay napatunayang nasa death row, napatay na at hindi na po mabubuhay natin ang patay, o kaya'y napalaya pagkatapos ng maraming taon dahil napatunayang inosente pala. At kahit po sa pragmatic level, ang death penalty po sa karanasan ng ibang mga bansang mayroon nito, hindi po yan deterrent sa heinous crime. Ang tanging deterrent sa heinous crime ay ang kasiguruhan na yung mga suspect, yung mga kriminal ay maaaresto, ay mapoprosecute, ay makokonvict. At ang susi dyan ay hindi death penalty, ang susi dyan ay ang patuloy na pagreforma natin, security sector reform ng ating Philippine National Police, kung saan ang late husband ko ay naging officer din. Patuloy na pag-civilianize, professionalize, pagpapahusay ng ating PNP para ipatupad ang kanilang mga manual of operations, ang kanilang mga kasalukuyang polisiya, alang-alang sa pagsukpo ng heinous crimes. Divorce bill. Tingin ko po ay pag-usapan natin ang issue ng divorce dahil kailangan natin humanap ng mga paraan, bigyan ng pagkakataon sa makatao at masayang buhay
ang maraming babaeng naiipit sa mga mararahas na kasal. Bigyan din natin ng tsansa ang dalawang tao na maaring nagkamali noon, pero nais maging maligaya ulit, magtaya muli sa isa't isa dahil sila'y nagmamahalan, magkaroon ng maayos na buhay pampamilya para rin sa kanilang mga anak. Kumbaga, yung issue ng kasalan at divorce, bahagi yan sa mga laban na hindi dapat binibitawan, na magkaroon ng maligayang buhay ang mga tao kahit sa kanilang personal life. At ngayon pa lamang, pag-usapan din natin paano gawing mas democratic at saka mas healing yung annulment process. Yun po ang available sa mga couples ngayon, pero maraming feedback na pwede talaga siyang ma-improve, di hamak. Wala pa pong nakadraft na divorce bill. Ang pangunahing interes ko ay simulan yung public conversation tungkol dyan sa mga issue ng spousal abuse, child support, sa kayo na nga, a chance at a second chance at life para sa mga couples. Ang mas pangunahin ko pa sa usapin ng mga gender laws ay yung mga batas para i-enhance lalo yung partisipasyon, representasyon at pamumuno naming mga kababaihan sa politika, partisipasyon sa ating ekonomiya, lalong-lalo na sa mga micro, small and medium scale enterprises, partisipasyon namin sa paghubog at pag-preserve ng mga makataong kultura nating mga Pilipino. And of course, sa usaping kasarian, yung anti-discrimination bill kasama na ating mga kababayang LGBT. Maraming salamat po.